Sa gitna po ng nakabimbing katahimikan ng Philippine mainstream media sa naging Senate investigation sa dalawang isyong inuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos, partikular ang sa illegal na droga, ay hinamon siya ng dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Duterte para sa kasalukuyang administrasyon. Kung ano ito ay alamin sa balita ni Sara Santos. Hindi nakatakataka yun. Siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang pinagtatanggol. Wala namang ibang paliwanag doon. Eh, maliwanag naman na yung dokumento na nailabas ay pinatotohanan ng mismong pumirma. So, masyado ng obvious yun. Ito ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa sinabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre nang sabihin itong sinungaling ang dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent na si Jonathan Morales. Kaugnay ito sa umano'y mga dokumento mula sa PDEA na isinapubliko ng vlogger na si Maharlika na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal na droga. Sinabi ni Morales, totoo ang mga dokumentong ito na siya paraw mismo ang pumirma. Pero ayon kay Congressman Asidre, bahagi lang ito ng kagustuhan ng ilan na i-discredit at i-destabilize ang Marcos administration. Hindi rin pinalampas ni Asidre ang anyay shady past o hindi magandang nakaraan ni Morales. Araw ng Martes nang imbestigahan ng Senado sa ilalim ng komiteng pinangungunahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang isyong kinasasangkutan ng Pangulo, ang PDEA leaks at ang Batangas Shabu Hall. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ng Pangulong Marcos ang patungkol sa mga isyong ito, lalo na ang sinasabing paggamit niya ng illegal na droga. He feels siguro it's unimportant to him. But may panganib dyan pag ganyan ang perception mo at hindi kay Vic. Kasi yung dinala ng tao, lalo lalawak at maapektuhan ang kanyang pamamahal. Hinamon ni Panelo ang mga kasamahan ni Senator Bato sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na makiisa sa nasabing imbestigasyon. Samantala, may mga panawagan ding imbitahan si Maharlika sa susunod na pagdinig sa 7 ng Mayo. Alam niyo, kahit na hindi siya umapir siya, he will not add to the credibility of the one who signed the document. Kumbaga, yung dokumentong yun, napasa kamay niya, inilabas niya na. Hanggang doon lang siya. Pero attorney, wala namang panalagutan si Binibining Maharlika no, doon sa pagpapalabas ng mga dokumento, classified documents po ito. Hindi naman siya nag-leak, nilik siya at binigay sa kanya. Tsate ka muna, classified document. Pag sinabi mong classified document, totoo nga yan na nag-i-existe. Eh tinatanggi nila na walang document na gano'n eh. O pa, anong magiging liability ng vlogger? Wala. Tama. Bukod dito, nananawagan din ang dating Chief Presidential Legal Counsel na ipatawag si Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din ang aktres na si Maricel Soriano na umano'y kasama ng isang alias Bonget sa nag-leak na PDEA pre-ops report. Sa isang panayam sa SMNI Webes ng gabi, ibinahagi ng dating PNP Chief na natanggap na ni Soriano ang imbitasyon at kinumpirma na ng aktres na siya ay dadalo sa pagdinig. Most likely, Maricel Soriano. Ikaw ito pinagpaplang i-ring. Ikaw ba eh, gumagamit ng droga? Siyempre, sabi niya eh. Aba, hindi po. Alam na? Hindi. Pag sinabi niya, may katotohanan ba? Ay, hindi po alam yan. May tanongin niyo yung nag-ooperate. Ako tinatanong niya. Samantala, sinabi ni Panelo na natural lang nasiraan ng Administrasyong Marcos si Morales matapos ang mga naging pahayag nito laban sa Pangulo. Ang mahalaga dyan, yung kung sino nakapirma doon at yun na nga, yung si Morales at kinikwento niya kung ano nangyari. Ngayon, sinisiraan siya ng kredibilidad ng mga nasa administrasyon. Natural lang yun. Sapagkat dapat ipagtanggol nila ang presidente. Ano yan? It's a natural course that they will have to take. Natural lang yan. Ang taong bayan ang mahahatol dyan. Niwala ka. Kahit anong mangyari dyan, even at this time that we're talking, palagay ko meron ng judgment ang taong bayan.
Sa ngayon, maingay ang panawagan ng publiko na sumailalim sa isang credible hair follicle drug test si Pangulong Marcos sa gitna ng mga aligasyong siya ay gumagamit ng illegal na droga. At dahil tila hindi naririnig ang mga hinaing at panawagan ito ng taong bayan, ay may babala si Atty. Panelo sa mga nanunungkulan. Mga nanunungkulan, pakinggan yung may pinig ng tambayan. Huwag na kayong maghintay na ang pinig na yan ay hindi na boses na lumalabas. Baka iba na ng bahagi ng katawan ang gagalaw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sarah Santos, SM9 News.